Eh, magandang umaga po sa ating lahat. Okay, una sa lahat, batiin po natin isa-isa. By the grace of God, we were able to conduct our Grand Bible Seminar in last week successfully. And sa pamamagitan po ng biyaya ng Diyos, matagumpay po natin na isagawa yung ating Grand Bible Seminar last week. On the last day of the Bible Seminar, around 113 newcomers that listened to the Bible Seminar. Kaya doon po sa ating Grand Bible Seminar, nasa 113 na baguhan yung dumalo sa ating Grand Bible Seminar. And I believe the many newcomers, they realize what is the real salvation. At ako po'y naniniwala na maraming mga baguhan o newcomers yung nakaunawa ng tunay na kaligtasan. And also today, the many newcomers attended the Sunday sermon after they get salvation. At marami din po sa kanila yung dumalo ngayon sa Sunday sermon pagkatapos po ng ating Grand Bible Seminar. So we need to pray for the newcomers who get the salvation to abide in the church and to continue their sincere Christian life. Kaya ipanalangin po natin sila na sila ay magpatuloy sa kanilang sinserong buhay Kristiyano pagkatapos na sila ay makatanggap ng tunay na kaligtasan. Okay. So, before we start, let's pray. Kaya bago po tayo mag-umpisa, tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, who created heavens and the earth, thank you so much for your grace and great love. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na lumikha ng langit at lupa, Panginoon, maraming salamat po sa iyong biyaya at pag-ibig. When we were still sinners, you had a compassion on us and you saved our spirit from the eternal destruction. Noong kami po yung mga makasalanan pa, ikaw po ay nahabag sa amin at iniligtas mo po kami mula sa walang hanggang pagkawasak. We believe all of our sins were forgiven through the blood of Jesus. Kami po ay naniniwala na natubos po yung lahat ng aming mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. That's why we were able to become the children of God to enter eternal heaven. Kaya nga po kami ay naging mga anak ng Diyos na makakapasok sa walang hanggang langit. Today also, we have gathered here those who are sanctified with the blood of Jesus in order to praise the Lord and also in order to listen to your word. At ngayon po kami na mga pinabanal ng dugo ng Panginoong Jesus ay nagkatipon-tipon upang sama-samang makinig ng iyong salita at purihin ng iyong pangalan. Let us understand what is the will of God and also please teach us how to live as a born-again Christian. Nawa maunawaan po namin kung ano po yung kalooban ng Diyos at pakiusap, turuan mo kami kung paano kami mabuhay bilang isang mga born-again Christian. We know God saved us first in order to achieve your will. Alam po namin na kami po ang unang niligtas ng Diyos upang magawa ang iyong kalooban. Let us obey to your word and also let us do our best to glorify the name of Father through our Christian life. Nawa kami po ay magkaroon ng maayos na buhay Kristiyano at nawa magawa po namin yung kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng aming buhay Kristiyano. We were able to finish the Grand Bible Seminar by the grace of God. Kaya matagumpay po namin na isagawa yung aming Grand Bible Seminar sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Especially we pray for the newly born again brothers and sisters. Lalo na po, dalangin po namin yung mga bagong naligtas na mga kapatiran. Please help them to abide in the church and to continue their sincere Christian life until our Lord Jesus Christ's second coming. Kaya pakiusap, panatilihin mo po sila na manatili lamang sa loob ng iglesia at hanggang sa dumating ang ikalawang pagdating ng Panginoong Hesus Kristo. Today also from the beginning of this Sunday sermon to the end, the Holy Spirit is with us and guide us. Kaya simula po sa Sunday service na ito hanggang sa matapos, ang banal na Espiritu nawa ang tumulong at kumilos sa amin. We pray in Jesus' name. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, let's open our Bible. Luke chapter 10. Tignan po natin sa ating mga Biblia, Lucas chapter 10. Luke chapter 10 from verse 25 to 37. Lucas chapter 10 mula po verse 25 hanggang 27. 37. Lucas chapter 10 mula po verse 25 hanggang 37. Okay, babasahin ko po. At may isang dalubhasa sa kautusan ang tumindig upang si Jesus ay subukin na nagsasabi, "Guro, anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Sinabi niya sa kanya, "Ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nabasa mo?" At sumagot siya, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili." At sinabi niya sa kanya,
tumpak ang sagot mo. Gawin mo ito at mabubuhay ka. Subalit sa pagnanais na maipagmatuwid ang kanyang sarili ay sinabi kay Jesus, at sino ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong bumaba mula sa Jerusalem patungo sa Jericho at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan. Hinubaran siya ng mga ito at binugbog. Pagkatapos ay umalis sila at iniwan siyang halos patay. At nagkataong bumababa sa daang iyon ang isang pari. Nang makita niya ito, siya ay dumaan sa kabilang panig. Gayun din ang isang levita nang dumating siya sa lugar na iyon at kanyang nakita ang taong iyon, siya ay dumaan sa kabilang panig. Subalit ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kanyang kinaroroonan at nang kanyang makita ang taong iyon, siya ay nahabag. Kanyang nilapitan siya at tinalian ng kanyang mga sugat, pagkatapos binuhusan ng langis at alak, pagkatapos isakay sa kanyang sariling hayop, siya ay dinala sa bahay panuluyan at inalagaan. Nang sumunod na araw, dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi niya, alagaan mo siya at sa anumang karagdagan mo pang gastusin ay babayaran kita sa aking pagbabalik. Ano sa palagay mo, alin sa tatlong ito ang naging kapwa-tao na nahulog sa kamay ng mga tulisan? Verse 37, at sinabi niya, ang nagpakita ng habag sa kanya, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Okay, today we are going to think about this Luke chapter 10, especially the parable of the Good Samaritan. Kaya ngayon po pag-aaralan natin yung mga talatang ito, lalo na po yung talinhaga ng mabuting Samaritano. This chapter has this parable has a very important spiritual lessons. So we will think about these spiritual lessons. Ito pong talinhaga na ito, meron itong mahalaga na aral na espiritual para po sa atin. According to this Luke chapter 10 verse 25. And behold, a certain lawyer stood and tested him, saying, "Teacher, what shall I do to inherit eternal life?" Kaya meron nga po na isang dalubhasa sa kautusan yung tumayo at nagtanong kay Jesus upang subukin siya, "Guro, anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Yeah, according to this passage, a lawyer who asked the question to Jesus. Kaya ayon po sa talatang ito, yung isang dalubhasa sa kautusan nagtanong siya kay Jesus. But through this passage, we can understand these lawyers, the intention was not pure. Pero kailangan maunawaan po natin sa pamamagitan ng talatang ito, yung intention o motibo ng dalubhasa sa kautusan, itong lalaki na ito ay hindi malinis. Because he tested Jesus. Dahil sinubok niya si Jesus. And also, maybe he wanted to boast himself because he's a lawyer and then he knows a lot of the God's law. At marahil po nais niya na ipagmalaki o ipagkamakatuwid yung kanyang sarili dahil siya nga ay isang lalaking dalubhasa sa kautusan. But first, we should understand this lawyer also has a misunderstanding. Pero kailangan po maunawaan natin na itong dalubhasa sa kautusan, meron po siyang maling pagkaunawa. Yeah, his question is this, "Teacher, what shall I do to inherit eternal life?" Ito po yung kanyang tanong, "Guro, anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Many people think they should do some the good things, or they should keep the law in order to inherit eternal life. Marami pong tao yung iniisip na meron silang dapat gawin o meron silang kinakailangan gawin upang magkaroon o magmana sila ng buhay na walang hanggan. So, Jesus answered, "What is written in the law? What is your reading of it?" Kaya sinabi po ni Jesus, "Ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nabasa mo?" So, this lawyer answered, yeah, he boasted himself because he knows the law, the God's law very well. "You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself." Kaya ito pong dalubhasa sa kautusan, sumagot siya sa tanong ni Jesus, at marahil nais niya na ipagyabang yung kanyang alam dahil nga siya ay dalubhasa sa kautusan, ito po yung sabi niya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo at ng buong pag-iisip mo. The representatives of the God's law, that is the Ten Commandments. Kaya yung lumalarawan sa lahat ng utos ng Diyos, ito po yung 10 utos. As you know well, if we divide these Ten Commandments from First Commandment up to the Fourth Commandment, it is the commandment we should keep before God. Kaya kung hahatiin po natin ito, yung unang utos hanggang sa ika-4, ito yung mga utos na dapat natin gawin para sa Diyos. And the second commandment, from the 6th commandment up to 10th commandment,
It is the commandment we should keep it between the men. At yung ikalimang utos hanggang sa ikasampu, ito naman yung mga utos na dapat natin gawin para sa kapwa-tao natin. But if we summarize this 10 commandment as only 2 commandment is this, love your God. And the other one is love your neighbor. Ngunit kung ibubuod pa natin yung mga utos na ito, magiging dalawang kautosan na lamang. Ito nga yung unang utos na ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. This lawyer thought he can keep this God's law. Inisip po ng dalubhasa sa kautosan na kaya niyang sundin itong utos ng Diyos. But what is the law? You shall love your Lord, your God, with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself. Ngunit yung sinabi po sa utos na dapat ibigin ng Panginoon mong Diyos ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, ng buong pag-iisip mo at ng buong pag-iisip mo. What do you think? Is it possible to keep this God's law? Kaya ito po ang utos ng Diyos. Talaga bang masusunod natin ito? If you look at the Old Testament, actually this God's law can be divided into 613 kinds of different laws. Kaya kung iisa-isahin po natin yung lahat ng mga kautosan sa lumang tipan, ito po ay nasa 616 na kautosan. 613. Sorry po, 613 na kautosan. And then if we summarize, that is 10 commandments. At kung ibubuod natin yung 613 na ito, ito po yung 10 utos. And then if we make it 2, that's only 2 commandments. Love your God and love your neighbor as yourself. At kung ibubuod natin patungo sa dalawang kautosan, ito po yung ibigin ng Panginoon mong Diyos at ibigin ng iyong kapwa. But we should know, there is no one who can keep this God's commandment. Ngunit alam po natin na walang sino man yung kayang sumunod sa 10 utos. But this lawyer, he misunderstood. He can have the eternal life by the keeping the God's law. Ngunit ito pong dalubhasa sa kautosan, inisip po niya na sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautosan, ay makakapagmana siya ng buhay na walang hanggan. That's why he asked like this, what shall I do to inherit eternal life? Kaya nga po, yung pagtatanong niya kay Jesus Cristo, yung sinabi niya, anong dapat niyang gawin upang magmana siya ng buhay na walang hanggan? If you look at Matthew chapter 19, also there is another story of the young rich man. Doon nga po sa Mateo chapter 19, nandun po yung kwento patungkol sa isang binatang mayaman. This young rich man also came to the Jesus because he also wanted to receive the eternal life. Kaya maging itong binatang mayaman, siya ay lumapit kay Jesus dahil gusto din niya na magmana ng buhay na walang hanggan. So he asked the question according to Matthew chapter 19 verse 16, what good thing shall I do that I may have eternal life? Kaya nga sinabi po doon sa Mateo chapter 19 verse 16 na ano yung tanong niya, ano yung dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Yeah, what good things shall I do that I may have eternal life? Ano yung mabuting bagay na maaari niyang gawin upang magmana siya ng buhay na walang hanggan? Because this the young rich man also thought he can do good things in order to have the eternal life. Ito po yung tanong niya dahil inisip ng binatang mayaman na pwede siyang sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti, pwede siyang magmana ng buhay na walang hanggan. But we should know, through these lawyers the approaching and also through this young rich man's approaching, we should understand their approaching is really wrong. Pero sa pamamagitan ng pagtatanong ng dalawang ito, yung dalubhasa sa kautosan at yung binatang mayaman, dapat maunawaan po natin na mali yung kanilang tanong. All the people, we were born as a sinner. That's why we cannot do good things. Tayo pong lahat ng mga tao ay ipinanganak ng mga makasalanan, kaya hindi po maaari na makagawa tayo ng mabuti. Yeah. So let's think about this. Many people, they wanted to go to God. Kaya pag-isipan po natin ito, maraming tao yung gustong makapunta sa Diyos. Yeah. Men. So, how they can go to the God? Kaya paano sila makakapunta sa Diyos? First, they have a religious zeal. Una, meron silang relihiyosong sigasig. Yeah. So, through this kind of the religious zeal, they can go to the God, they think. Kaya iniisip po nila sa pamamagitan ng kanilang sigasig sa relihiyon ay makakapunta sila sa langit. Or they are going to heaven through the good deed. O kaya naman sila makakapunta sa langit sa pamamagitan ng mabuting gawa. Another one, by the keeping the law. At sunod naman, yung pagsunod sa kautosan. We call this
This one, the man's righteousness. Yung paraan na ito para makapunta sa Diyos, tinatawag po nating paraan ng tao o sarili niyang katwiran. Man's righteousness. Katwiran ng tao. But we should know there is no one who can enter the heaven through the man's righteousness. Pero dapat po malaman natin na walang sino man yung makakapunta sa langit sa pamamagitan ng katwiran ng tao. This is impossible. This is wrong way. Kaya maling daan po ito o maling paraan, kaya ito ay mali. Because man is sinner. Dahil ang tao ay makasalanan. So, there is the only one way we can go to God through the Jesus Christ because man became the man in order to save the sinner. Kaya meron lamang isang paraan upang makarating sa Diyos. Ito ay sa pamamagitan ni Jesus Kristo dahil yung Diyos ay nagkatawang tao. So, Bible says, John chapter 14, verse 6, Jesus is the way. Kaya nga sabi po doon sa 1 chapter 14 na si Jesus Kristo ang daan. And the truth. At siya ang katotohanan. And the life. At ang buhay. So Jesus is the only way to enter the eternal heaven. Kaya si Jesus Kristo lamang yung tanging daan upang makapunta sa langit. According to John chapter 6 verse 40, everyone the who sees the Son and believes in Him may have eternal life. Sabi nga doon sa Juan chapter 6 verse 40 na ang sinumang sumampalataya sa anak ay magkakamit o magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And Bible says this is God's will. At sabi po ng Biblia na ito ang kalooban ng Diyos. Yeah. And another word, this is God's righteousness. At isa pang tawag dito, ito yung katwiran ng Diyos. But as we learned, this the lawyer and then young rich man, they thought they can go to the heaven by the keeping the law or through their good works. Ngunit inisip ng dalubhasa sa kautusan at yung binatang mayaman na sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan at paggawa ng mabuti ay pwede silang magmana ng buhay na walang hanggan. Let's open the Bible, Romans chapter 10. Tignan po natin sa Roma chapter 10. Verse 2 and 3. Mula po verse 2 hanggang 3. Romans chapter 10, verse 2 and 3. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Ako'y makapagpapatotoo na sila'y may sigasig para sa Diyos, subalit hindi ayon sa kaalaman, sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katwiran ng Diyos at sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid, ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Yeah, they have a zeal for God, but not according to the knowledge, that means not according to the Bible. Kaya meron silang sigasig o sipag para sa Diyos, ngunit hindi ayon sa kaalaman o hindi ayon sa Biblia. And verse 3, for they being ignorant of God's righteousness and seeking to establish their own righteousness. This is the man's righteousness. Ito po yung katwiran ng tao, sabi, sapagkat sa kanilang pagiging mangmang sa katwiran ng Diyos. So as long as you rely on the man's righteousness, you cannot go to the heaven. Kaya hanggat kayo po ay umaasa sa katwiran ng tao, kung gayon hindi kayo makakapunta sa langit. Because our righteousness are like a filthy rags. Dahil yung atin pong katwiran ay gaya ng maruming kasuotan. Romans chapter 3 verse 1 says, 11 says, there is none righteous, not one. Sinabi nga doon sa Roma chapter 3 verse 11 na walang sinuman ang matuwid. And also Ecclesiastes chapter 7 verse 20, for there is not a just man on earth who does good and does not sin. Sabi nga sa Ecclesiastes chapter 7 verse 20, sapagkat walang taong matuwid sa lupa ang hindi gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. So, Bible tells us it is not possible to go to the heaven through the good works or good deed. Kaya sinasabi po sa atin ng Biblia na walang sino man ang tao na makakapunta sa langit sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan at sa paggawa ng mabuti. So if they do not know this, the Bible, maybe there are still so many people, they are trying to go to the heaven by the good deed or good works. Kaya kung hindi po nila alam yung tungkol sa Biblia, patuloy po silang magsisikap na pumunta sa langit sa pamamagitan ng mabuting gawa nila. Yeah, as like the question of the young rich man,
What good thing shall I do to inherit to have a eternal life? Kagaya nga po nung tanong ng binatang mayaman, anong mabuting bagay ang pwede kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? So, Bible also says, Galatians chapter 3, verse 10, for as many as are of the works of the law are under the curse. Sabi nga sa Galatia chapter 3, verse 10, sapagkat ang mga nagnanais na sumunod sa kautusan ay nasa ilalim ng isang sumpa. It means nobody can be justified by the keeping the law. Ibig sabihin po nito, walang sinuman yung pwedeng ariing ganap sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. And then you may ask a question, and then why God gave us this God's law? At marahil po kayo'y magtatanong kung gayon bakit ibinigay ng Diyos yung sampung utos. Yeah, there is the reason. Romans chapter 3, verse 20. Kaya meron pong dahilan dito, tignan po natin sa Roma chapter 3, verse 20. Romans chapter 3, verse 20. Roma chapter 3, verse 20. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Bible clearly said, therefore by the deed of the law, no flesh will be justified in the sight in his sight. Sabi nga, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. It means nobody can stand before God by good works or by deed. Kaya ibig sabihin po walang sinuman na tao yung pwedeng tumayo sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang sariling katwiran o kaya mabuting gawa niya. And also, nobody can stand before God by the keeping the law. At wala ding pwedeng tumayo sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. For by the law is knowledge of sin. This is the purpose of the law. Kaya ito po yung dahilan kaya sinabi o binigay ng Diyos yung sampung utos, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. When we stand before God's law, we will come to know what is sin. Kaya kapag tayo po ay tumayo sa harap ng kautusan ng Diyos, mauunawaan po natin o malalaman natin kung ano yung kasalanan. And also we will realize our spiritual condition. We are really sinner who are supposed to go to the hell. At mauunawaan natin yung ating espiritual na kondisyon sa harap ng Diyos na tayo ay mga makasalanan na nakatakda sa impyerno. Let's open the Bible, Galatians chapter 2. Tignan po natin sa Galatia chapter 2. Verse 21. Verse 21. Galatians chapter 2, verse 21. Babasahin ko po. Hindi ko pawawalang halaga ang biyaya ng Diyos, sapagkat kung ang pag-aaring ganap ay sa pamamagitan ng kautusan, kung gayon si Kristo ay namatay nang walang kabuluhan. Yeah. For if righteousness comes through the law, then Christ died in vain. We should know why Jesus Christ died on the cross. Kaya kailangan malaman natin bakit ba si Jesus Cristo namatay siya doon sa krus. Because of our sin, Jesus Christ was crucified and then He redeemed all of our sins through His precious blood. Kaya si Jesus Cristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, siya ay namatay doon sa krus at pinadanak yung kanyang mahalagang dugo. Because we cannot be justified by the keeping the law. Dahil hindi tayo maaaring ariing ganap sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. And there is no one who can enter eternal heaven through their good works, good deed. At wala ding pwedeng makapunta sa langit sa pamamagitan ng kanilang sariling katwiran o mabubuting gawa. Okay, let's go back to the Luke chapter 10. Balikan po natin yung Roma chapter 10. Luke chapter 10. Lucas chapter 10. Verse 28. Lucas chapter 10 verse 28. And he said to him, you have answered rightly. Do this and you will live. At sinabi niya sa kanya, tumpak ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka. The lawyer tested the Jesus Christ and then Jesus answered. Because this lawyer, he knew the God's law very well. Kaya yung dalubhasa sa kautusan, sinubok niya si Jesus at siya ay nagtanong kay Jesus at alam na talaga niya kung ano yung nakasulat sa kautusan. And he thought he can enter the heaven
by the keeping the law. At inisip niya na siya'y makakapasok sa langit sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. That's why Jesus answered, "You have answered rightly to this, and you will live." At sinabi niya sa kanya, "Tumpak ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka." But problem is this, he does not have any ability to follow this, the God's law, perfectly. Ngunit ang problema, hindi niya makakayang sundin yung kautusan ng Diyos ng perpekto. Yeah. How he can love God with all his heart, with all his soul, with all his strength, and also with all his mind? Kaya paano niya magagawa na ibigin ng Panginoon niyang Diyos ng kanyang buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip? What do you think? Is it possible? Kaya sa palagay niyo ba posible ito? And also, can you love your neighbor as yourself? At kaya niyo bang ibigin ang inyong kapwa na gaya ng inyong sarili? Actually, before we realize the love of Christ, it's not possible. Sa katunayan, bago natin naunawaan yung pag-ibig ni Kristo, ito ay imposible. That's why Jesus gave this the parable of the Good Samaritan. Kaya nga po ibinigay ni Jesucristo itong talinhaga patungkol sa mabuting Samaritano. Yeah. Here, verse 29, "But the wanting to justify himself said to Jesus, 'And who is my neighbor?'" Subalit sa pagnanais niya na ipagmatuwid ang kanyang sarili, ay sinabi kay Jesus, "At sino ang aking kapwa?" And verse 30, "Then Jesus answered and said, 'A certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, who stripped him of his clothing, wounded him, and departed, leaving him half dead.'" Sumagot si Jesus, "May isang taong bumaba mula sa Jerusalem patungo sa Jericho at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan, hinubaran siya ng mga ito at binubog, pagkatapos ay umalis sila at iniwan siyang halos patay." So, Jesus explained the parable of the Good Samaritan. Kaya ipinaliwanag ni Jesus yung tungkol sa talinhaga ng mabuting Samaritano. Yeah, a certain man that went down from Jerusalem to Jericho. Kaya mayroong isang lalaki na mula sa Jerusalem, siya ay patungo sa Jericho, pababa siya. If you go to the Israel, you came to know the geographical the figure, the location of the Jerusalem is high place. Kaya kung pupunta tayo doon sa Jerusalem, makikita natin yung anyo ng lupa doon, ng lupain, na yung Jericho, siya ay nasa bandang baba ng Israel. And from Jerusalem to the Dead Sea is the way going down continuously because Dead Sea is located a very lower place. At simula naman sa Jericho, kung bababa ka pa ng husto, makakapunta ka naman doon sa Dead Sea kasi yung Dead Sea, siya ay talagang mababa. Yeah, on the way to the Dead Sea, there is the Jericho. Kaya yung daan patungo sa Dead Sea, nandoon yung Jericho. So we can say Jerusalem implies the city of God. Kaya yung Jerusalem, masasabi natin na kumakatawan ito sa bayan ng Diyos. And Jericho implies the city of sin or city of destruction. At yung Jericho naman, ito yung bayan ng kasalanan o bayan ng pagkawasak. Most of the people, they were born as a sinner and then they are on the way to the eternal destruction. Kaya maraming mga tao yung ipinanganak na makasalanan at sila ay nasa daan na patungo sa walang hanggang pagkawasak. Yeah. Here, the Bible says, verse 30, again, "A certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, and who stripped him of his clothing, wounded him, and departed, leaving him half dead." Sumagot si Jesus, "May isang taong bumaba mula sa Jerusalem patungo sa Jericho, at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan, hinubaran siya ng mga ito at binugbog, pagkatapos ay umalis sila at iniwan siyang halos patay." Who is this? The thieves. Kaya sino yung magnanakaw na ito? These thieves is the shadow of devil. Kaya yung magnanakaw o tulisan, ito yung kumakatawan sa Diablo. Shadow of the Satan. Ito yung anino ni Satanas. According to the 1 Peter chapter 5 verse 8, "Be sober, be vigilant, because your adversary devil the walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour." Sabi nga po sa unang Pedro na kayo ay magpakatino at mag-isip ng mabuti na dahil ang inyong kaaway na Diablo ay parang leon na umuungal at siya'y naghahanap ng kanyang malalapa. Yeah. The devil, adversary devil, walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Kaya yung Diablo, siya ay umuungal at naghahanap ng kanyang malalapa.
we should know Satan is depriving the soul of the men. Kaya kailangan maunawaan po natin na si Satanas dinadaya o kinukuha niya yung kaluluwa o espiritu ng tao. Let's open the Bible, John chapter 10, verse 10. Tingnan po natin sa Juan chapter 10, verse 10. John chapter 10, verse 10. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. Juan, chapter 10, verse 10, basahin po natin sabay-sabay, 3, 2, 1. Ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw, pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Yeah, the thief does not come except to steal and to kill and to destroy. Yeah, this is what Satan is doing for the man. Kaya ito po yung ginagawa ni Satanas para sa tao. So, a certain man that met the thieves, and then he was stripped, and then he was almost half dead. Kaya yung isang lalaki, siya ay hinubaran, binugbog, at iniwan na halos patay. Yeah, like this. Because of the Satan, the people, the man, became sinner who were supposed to go to the eternal hell. Kaya dahil kay Satanas, yung tao ay ipinanganak na makasalanan at nakatakda para sa impyerno. And those who fell among thieves stripped him of his clothing, wounded him. Yeah, it is the shadow of ourselves, the sinner. Kaya siya ay hinubaran at binugbog, kaya kumakatawan o lumalakawan po ito sa ating sarili. Before we get salvation, our spiritual condition was like this. Kaya bago tayo nakatanggap ng kaligtasan, yung ating espiritual na kondisyon ay kagaya nito. Let's open the Bible, Isaiah chapter 1. Tingnan po natin sa Isaías chapter 1. Isaiah chapter 1. Isaías chapter 1. From verse 4 to 6. Mula po verse 4 hanggang 6. Babasahin ko po. Abansang makasalanan, bayang puno ng kasamaan, anak ng mga gumagawa ng kasamaan, mga anak na gumagawa ng kabulukan, tinalikuran nila ang Panginoon, hinamak nila ang banal ng Israel, sila'y lubusang naligaw, bakit kayo'y hahampasin pa na kayo'y patuloy sa paghihimagsik, ang buong ulo ay may sakit at ang buong puso ay nanghihina, mula sa talampakan ng paa hanggang sa ulo ay walang kagalingan, kundi mga sugat, mga galos at sariwang latay, hindi pa naaampat o natalian man o napalambot man ng langis. Yeah, ang verse, inyong mga lungsod ay tumpok sa apoy. Verse 6. So verse 6, from the sole of the foot even to the head, there is no soundness in it. Mula sa talampakan ng paa hanggang sa ulo ay walang kagalingan. Yeah. Like the certain man, the who met the thieves. He was stripped and he was almost half dead. He was wounded. Kaya kagaya ng isang lalaki na hinubaran at binugbog, pagkatapos iniwan na halos patay. Yeah, this is the image of the sinners. Kaya ito po yung larawan ng isang makasalanan. Before we get salvation, we were in the destiny of the eternal destruction. Kaya bago po tayo nakatanggap ng kaligtasan o noong tayo'y mga makasalanan pa, nakatakda tayo para sa pagkawasak. Yeah. And this certain man, yeah, so he was half dead. And suddenly, the priest was passing by. Let's go back to the Luke chapter 10. Tignan po natin muli sa Lucas chapter 10. Verse 31. Now, by chance, a certain priest came down and rode. And when he saw him, he passed by on the other side. At nagkataong bumababa sa daang iyon ng isang pari, nang makita niya ito, siya ay dumaan sa kabilang panig. Yeah, who is the priest? Kaya sino ba yung pari? Priest is the religious man who can help other people. Kaya yung isang pari ay isang relihiyosong tao na maaaring tumulong sa tao. But when he saw this certain man who was wounded and then half dead, but he saw it
and just he had passed by. Kaya nung makita niya yung lalaking sugatan na binugbog at iniwan na halos patay, ay dumaan siya sa kabilang panig. What does it mean? Kaya ano po yung ibig sabihin nito? Religion cannot save the people. Kaya ibig sabihin po yung relihiyon, hindi nito maililigtas yung tao. You may know the Martin Luther, yeah, who had a Reformation. Marahil kilala po ninyo si Martin Luther na siya po ay gumawa ng tinatawag na Reformation. Yeah, around 500 years ago, right? Regarding the Catholic Church. Kaya 500 years na po yung lumilipas, siya ay gumawa ng Reformation tungkol sa Katoliko. Yeah, this Martin Luther, he became the priest. And also he was a professor in the college to teach the Bible. Kaya si Martin Luther, siya ay gumawa ng Reformation at siya rin po ay isang profesor at nagtaaral siya, nagtuturo siya tungkol sa Biblia. Although he belongs to the Catholic Church for a long time, but he was not able to be saved. Kaya kahit siya ay kabilang sa Katoliko, ngunit hindi siya maligtas. But one day, through the Bible, yeah, he got the salvation. Romans chapter 1 verse 17, the just shall live by faith. Ngunit isang araw, siya ay napag-aralan niya yung tungkol sa Biblia at nagkaroon siya ng pagkakataon upang maligtas, sabi nga sa Roma chapter 1 verse 17, at ang matuwid ay mabubuhay sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. As I explained, the religion always emphasizes humans, the good deed, and the humans' effort or religious zeal. Kaya gaya ng sinabi ko na yung relihiyon, ito ay tumutukoy o tumutukoy sa pagsisikap o kaya naman paggawa ng mabuti ng isang tao. But you cannot be saved as long as you belongs to the religious sect. Ngunit hindi po kayo maliligtas kung gagawin po ninyo yung mga bagay na ito sa relihiyon. Yeah, as the Bible says, right? What about the response of the priest? He had a responsibility to help the other people. But this priest, he had saw it, he just passed by. Kaya kagaya po ng ginawa ng pari, na siya isang relihiyosong tao na dapat tumutulong sa kapwa, ngunit nung nakita niya yung lalaking sugatan, siya ay dumaan sa kabilang panig. And also, as you know well, the Catholic Church, they had so many kinds of the doctrine rather than the Bible. At kagaya din po ng inyong alam, yung Katoliko, sila ay maraming mga doktrina o katuruan na hindi ayon sa Biblia. Yeah, doctrine or the humans, the tradition. O kaya doktrina o kaya naman mga tradisyon ng tao. Sometimes this doctrine or tradition is higher than the Bible. At minsan yung doktrina at yung tradisyon ng tao na ito ay higit na mas mataas kaysa sa Biblia. Let's open the Bible, Mark chapter 7. Tignan po natin sa Marcos chapter 7. Mark chapter 7, verse 7, verse 7-8. Marcos chapter 7, mula po verse 7 hanggang 8. Mark chapter 7, verse 7 and 8. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. At walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na itinuturo bilang aral ang mga utos ng mga tao, iniwan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinangahawakan ang tradisyon ng mga tao. Yeah. And in vain, they worship meat. Worship meat, teaching as doctrine the commandments of men, not the commandments of God. At walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na itinuturo bilang aral ang mga utos ng mga tao, kaya sinasamba nila yung aral ng tao kaysa sa Diyos. For laying aside the commandment of God, you hold the tradition of men and washing of the pitchers and cups and many other such things you do. Iniwan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinangahawakan ang tradisyon ng mga tao. So, they do not know what really man is necessary. Kaya hindi nila alam kung ano ba yung kinakailangan na gawin ng isang tao. Yeah. In order to receive the forgiveness of sin, there must be the shedding of blood. But many people, they are trying to be justified by the keeping the law. It is completely wrong. Kaya hindi nila alam kung ano yung kailangan ng tao upang mapatawad yung kasalanan, kinakailangan yung pagdanak ng dugo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Someone is very hungry, almost starved. So, if you give the flower, very beautiful flower, to the person who is very, very hungry, is it helpful?
Kaya halimbawa, mayroong isang tao na gutom na gutom, at kapag bibigyan mo siya ng bulaklak, talaga bang kinakailangan na bigyan mo siya ng bulaklak? Although the flower is very beautiful, he cannot eat it. Kaya kahit na napakaganda ng bulaklak na ibibigay, ngunit hindi niya ito pwedeng kainin. Like this, the religion cannot save the sinner. Kaya kagaya po nito yung relihiyon, hindi nito kayang iligtas yung isang makasalanan. And also there was another man was passing by who was the Levite. At meron pa pang isang lalaki na dumaan sa daan na iyon. Ito ay isang Levita. Who is the Levite? Sino ba yung Levita? Yeah. In those days, the people who work in the temple. Yung Levita, ito po yung mga tao na gumagawa o nagtatrabaho sa loob ng templo. Yeah, they also had the religious zeal to serve God. Meron din silang sigasig para sa Diyos. So, it is implies humans, the zeal or effort to reach to God. Kaya ito po ay kumakatawan o lumalarawan sa sigasig o pagsisikap ng tao upang makarating sa Diyos. What about the response of the Levite? He also saw the person who met the thieves, but he did not help him at all. And then he just also passed by. At ano naman yung ginawa ng Levita na ito nung doon sa taong nasugatan at binugbog, nung makita niya yung lalaking ito, siya rin ay dumaan sa kabilang panig. It means the human's effort, also human's zeal, cannot save the people. Kaya ibig sabihin po nito, yung pagsisikap o sigasig o sipag ng tao para sa Diyos, hindi siya madadala nito doon sa langit. That is the man's righteousness, right? The man's zeal and the effort or good deed, keeping the law, yeah, that is all the man's righteousness. Ito ay tinatawag na katwiran ng tao, yung sigasig para sa Diyos, yung sigasig para sa Diyos at yung pagsunod sa kautusan at yung paggawa ng kabutihan. But let's go back to the Luke chapter 10 again. Balikan po natin Lucas chapter 10. Verse 33. Luke chapter 10, verse 33. But a certain Samaritan, as he journeyed, came where he was. And when he saw him, he had compassion. Subalit ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kanyang kinaroroonan at nang kanyang makita ang taong iyon, siya ay nahabag. You may know our life will be changed according to someone. Kaya minsan yung ating buhay ay magbabago sa pamamagitan ng isang tao. Who will meet in your life will decide also your destiny in your life. Kaya sa inyong buhay, kung sino man yung tao makikilala ninyo, minsan sa pamamagitan nila ay magbabago ang inyong buhay. For example, if you meet a good teacher, your life also can be changed. Halimbawa, kung makakakilala ka ng isang mabuting guro o teacher, maaaring magbago yung iyong buhay. Yeah, if you get married with a good husband and good wife, yeah, you will have a happy marriage life. Kaya kung ikaw ay makakapangasawa ng mabuting asawang lalaki o babae, kung gayon magiging mabuti ang iyong buhay may asawa. Think about this. This certain man who met the thieves, almost half dead. If he would not meet this good Samaritan, he could not be saved. Kaya itong lalaki na nakakilala o nakita siya ng mga tulisan at binubog at iniwan na halos patay, kung hindi niya nakilala itong mabuting Samaritano, marahil talagang siya ay natuluyan. So, good Samaritan came to this the man who met the thieves. He helped him. Kaya itong mabuting Samaritano, tinulungan niya yung lalaki na binugbog ng mga tulisan. Verse 34, so he went to him and then bandaged his wound, pouring on oil and wine, and he set him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. Ganyang nilapitan siya at inalihan ng kanyang mga sugat, pagkatapos binuhusan ng langis at alak, pagkatapos isakay sa kanyang sariling hayop, siya ay dinala sa bahay panuluyan at inalagaan. Before there was a priest was passing by, and also a Levite the passing by, but they did not help this person at all. Kaya nung una, merong pari at Levita na dumaan, ngunit hindi talaga nila tinulungan itong lalaki na binugbog. Yeah, as I explained, religion and the human's zeal or effort
cannot save the people. Kaya gaya po ng aking sinabi na sa pamamagitan ng pagsisikap at gawa ng tao o kabutihan, hindi nito madadala yung taong ito sa langit. But Good Samaritan, yeah, he went to him and then bandaged his wound and pouring on oil and wine, and he set him on his own animal and brought him in. Ngunit itong mabuting Samaritano, nilapitan siya, tinalian ng kanyang mga sugat, pagkatapos binuhusan ng langis at alak yung kanyang sugat, at tapos isinakay sa kanyang sariling hayop at dinala sa panuluyan. So, we should know what does it mean. Kaya kailangan po malaman natin kung anong ibig sabihin nito. Many people, when they explain about this parable of the Good Samaritan, they only think about the good deed. That's why, like the Samaritan, we also should help the poor people or difficult person. Kaya may mga maraming tao po yung nagkakaroon ng maling pagkaunawa sa talatang ito dahil yung pinagtutuunan nila yung pansin yung mabuting gawa. Kaya iniisip nila na dapat ganito rin yung gawin nila kagaya sa mabuting Samaritano na tumulong sa ibang tao. But Jesus does not want to tell the people just about the good deed. Ngunit hindi po nais ni Jesus na ituro sa mga tao na gumawa ng mabuti. Because there is very important spiritual reason. Dahil meron pong napakahalagang espiritual na rason para dito. Yeah, spiritual lessons. Ito po ay espiritual na aral. Who is this Good Samaritan? Sino ba itong mabuting Samaritano na ito? This Samaritan, this is the image of the Jesus Christ. Itong mabuting Samaritano, ito yung imahe ni Jesus Cristo. Who is the man who met the thieves and then half dead? At sino yung lalaki na binugbog ng mga tulisan at iniwan na halos patay? This is the image of the sinner who was stripped by the Satan. Kaya ito po yung kumakatawan o tumutukoy sa mga makasalanan na binugbog ni Satanas. Yeah, when we were still sinners, there was no one who can save us, the religion or our effort. Kaya noong tayo yung mga makasalanan pa, walang anumang bagay yung pwedeng makapagligtas sa atin at tayo po ay nasa ilalim ng kasalanan. But only Jesus Christ came to us and then He saved us. Ngunit tanging si Jesus Cristo lamang yung lumapit sa atin at iniligtas tayo. What does it mean, this oil and the wine? At ano naman po yung ibig sabihin ng langis at ng alak? According to the Bible, oil implies the Holy Spirit. At sabi sa Biblia, yung lumalarawan sa langis, ito po yung Espiritu Santo. And what implies this wine? At ano naman yung alak? Wine is the blood of Jesus. Yung alak naman, ito yung lumalarawan sa dugo ni Jesus. You may know, when we get the salvation, what is really necessary? Kaya alam po natin, nung tayo'y nakatanggap ng kaligtasan, alam natin yung ating kailangan. There are two kind of important things. Meron pong mahalagang bagay. Number one, through the blood of Jesus. Una, sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Right? Without shedding of blood, there is no remission. Hebrews chapter 9, verse 22. Sabi nga sa Hebreo, chapter 9, verse 22, at kung walang pagdanak ng dugo, ay wala rin kapatawaran ng mga kasalanan. If our sins are not forgiven, nobody can enter the heaven. Kaya kung yung ating mga kasalanan ay hindi mapapatawad, kung gayon, walang sino man yung makakapasok sa langit. How our sins can be forgiven? Paano ba mapapatawad yung ating kasalanan? Only through the blood of Jesus. Tanging sa pamamagitan lamang ng dugo ni Jesus. Let's open the Bible, Ephesians chapter 1. Tignan po natin sa Efeso chapter 1. Verse 7. Efeso chapter 1, verse 7. Ephesians chapter 1 verse 7, basahin po natin sabay-sabay. 3:1, sa kanya'y mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng kanyang dugo na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng kanyang biyaya. Yeah. In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. Right? So, what is the salvation? Kaya ano ba yung kaligtasan? The meaning of the salvation is forgiveness of sins. Yung ibig sabihin po ng kaligtasan ay kapatawaran ng mga kasalanan. Yeah. Kapatawaran ng kasalanan, right? So, forgiveness of our sins. Kaya ibig sabihin ng kaligtasan ay kapatawaran ng mga kasalanan. Only our sins can be forgiven through the blood of Jesus. Kaya yung tanging paraan lamang upang mapatawad ang kasalanan ay sa pamamagitan ng dugo ni Jesus Cristo.
Because all the people, we were born as a sinner. And then because of this sin, we were supposed to go to the hell. Dahil yung mga tao ay ipinanganak na makasalanan, at dahil sa kasalanan na ito, tayo ay nakatakda para sa impyerno. But Bible says, Romans chapter 6, verse 23, for the wages of sin is death. Ngunit sinabi doon sa Roma, chapter 6, verse 23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. In order to receive forgiveness, there must be the wages. It means, without the wages, our sins cannot be forgiven. Kaya para mapatawad yung kasalanan, kinakailangan ng kabayaran dahil kung wala yung bayad para sa kasalanan, ay wala ding pagpapatawad ng kasalanan. That's why, someone should be died and with the shedding of blood. Kaya kinakailangan na yung isang tao ay mamatay at dapat na dumanak yung kanyang dugo. And then the sin can be forgiven. At sa pamamagitan nito ay mapapatawad ang kasalanan. So when we were still sinners, our Lord Jesus Christ was crucified and died on the cross. Kaya noong tayo'y mga makasalanan pa, si Jesus Cristo ay namatay doon sa krus at pinadanak yung kanyang mahalagang dugo. And Jesus Christ redeemed all of our sins through His precious blood. At tinubos ni Jesus Cristo yung lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang mahalagang dugo. That's why here, Ephesians chapter 1 verse 7, in Him we have redemption through His blood. There is no any other things to redeem our sins except the blood of Jesus. Kaya wala pong ibang paraan upang mapatawad yung ating kasalanan kung hindi sa pamamagitan lamang ng dugo ni Jesus Cristo. So, number one, the important things to get the salvation, that is the blood of Jesus. Kaya yung pinakamahalaga na bagay na kinakailangan natin ay ito po yung dugo ni Jesus. And number two, we also need the works of the Holy Spirit. Without help of the Holy Spirit, nobody can be saved. At ikalawa, kinakailangan natin yung pagkilos ng banal na Espiritu dahil kung hindi po kikilos yung Espiritu Santo ay walang sino man yung maliligtas. Titus chapter 3. Tignan po natin sa Tito chapter 3. Verse 4 and 5, Titus, chapter 3, verse 4 and 5. Titus, chapter 3. Tito, chapter 3. Page 364 sa Bagong Tipan. Okay, basahin po natin sabay-sabay. Chapter 3, verse 4 and 5. Tito, chapter 3, mula po verse 4 hanggang 5. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Ngunit nang mahayag ang kabutihan ng kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa mga gawa na ating ginawa sa katwiran, kundi ayon sa kanyang kahabagan sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yeah. So, He saved us through the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Yeah, so we can be also saved through the Holy Spirit. Kaya maaari din tayong maligtas sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kaya nga sabi po dito na sa pamamagitan ng paghuhugas ng muling kapanganakan at ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Through this Luke chapter 10, verse 34, when the good Samaritan healed the person who met the thieves, he used the two kind of things. Oil and wine. Oil implies the Holy Spirit and wine implies the blood of Jesus. Kaya kagaya po ng sinabi doon sa Lucas chapter 10 verse 34, kung paanong pinagaling ng mabuting Samaritano yung lalaking binugbog ng mga tulisan, siya po ay gumamit ng alak at ng langis. Ito po ay kumakatawan sa pagkilos ng Espiritu Santo at sa pamamagitan ng dugo. So, salvation means forgiveness of our sin, right? And then in order to receive the forgiveness of our sin, there must be the shedding of blood. Kaya ang kaligtasan, ito po ay kapatawaran ng mga kasalanan at upang matanggap yung kapatawaran ng mga kasalanan, kinakailangan yung pagdanak ng dugo. Who can enter the heaven? Sino ba yung makakapunta sa langit? Everybody, we were born sinner, right? And then because of this sin,
we were supposed to go to the eternal hell. Tayo po ay ipinanganak na makasalanan at dahil sa makasalanan na ito, tayo ay nakatakda sa impyerno. But Jesus Christ died on the cross and Jesus Christ redeemed all of our sins through His precious blood. Ngunit si Jesucristo, siya ay namatay doon sa krus at tinubos yung lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pagpapadanak ng kanyang mahalagang dugo. How much our sins were forgiven? Kung gayon, gaanong karaming kasalanan ba yung napatawad sa atin? Many people, they believe their past sins were forgiven, but they don't believe their future sins are also forgiven. Kaya yung mga tao, naniniwala sila na talagang yung nakaraang kasalanan nila ay pinatawad na, ngunit yung kasalanan nila sa hinaharap ay hindi pa daw. That's why they cannot be saved and then they cannot enter eternal heaven. Kaya nga dahil dito ay hindi sila maligtas-ligtas at hindi sila makakapunta sa langit. What is the perfect salvation? When we believe all of our sins, 100% of our sins are forgiven, yeah, we can be saved. Kaya ano po yung perpekto o tamang kaligtasan? Ito yung pagsampalataya na yung lahat ng ating mga kasalanan ay pinatawad na. Because if you have a very small and tiny sin still left, you cannot go to the heaven. Dahil kung iniisip mo na meron pa ring maliit o isang kasalanan ang natitira, kung gayon hindi ka makakapasok sa langit. That's why Jesus Christ redeemed all of our sins 100% perfectly. Kaya nga si Jesucristo tinubos yung lahat ng ating mga kasalanan ng 100%. Hebrews chapter 9 verse 12. Tingnan po natin sa Hebreo chapter 9 verse 12. Hebrews chapter 9 verse 12. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3:1. At hindi rin sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at mga toro, kundi sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal, sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Yeah. Not with the blood of goats and calves. According to the Old Testament Israelite, they offered animal sacrifice to receive the forgiveness of their sin. Sa lumang tipan, yung mga tao noon ay para matubos yung kanilang mga kasalanan o mapatawad, kinakailangan na mag-alay o maghandog sila ng hayop. But that was not perfect redemption. Ngunit yung katubusan na ito ay hindi perpekto. That was just a shadow for the Jesus Christ. Ngunit itong bagay na ito na ginagawa nila ay anino lamang para kay Jesucristo. That's why Jesus, with His own blood, He entered the most holy place once for all. Kaya nga po sabi dito na si Jesus, siya ay pumasok na minsan magpakailanman sa dakong banal. Jesus died just once for our sins. Kaya si Jesucristo ay namatay ng isang beses lamang para sa ating kasalanan. And having obtained eternal redemption. At sa gayoy tinitiyak ang walang hanggang katubusan. Eternal redemption means from the sin of the Adam to the sin of the last man. All of our sins were forgiven. Kaya ibig sabihin po ng walang hanggang katubusan simula sa kasalanan ni Adan hanggang sa kasalanan ng tao na pinakahuling ipapanganak sa mundong ito, yung lahat ng mga kasalanan na ito ay pinatawad na. Yeah. Not only my past sins, but also my future sins. Hindi lamang yung kasalanan sa aking nakaraan at maging sa inaharap din naman. Yeah, this is eternal redemption. Kaya ito po yung walang hanggang katubusan. When we believe 100% of my sin are forgiven, yeah, we can be saved. Kaya kung tayo po ay maniniwala o sasampalataya na 100% yung lahat ng ating mga kasalanan ay pinatawad na, kung gayon tayo po ay maliligtas. Yeah, this is the true gospel. Kaya ito po yung tunay na ebanghelyo. Yeah. Let's go back to the Luke chapter 10. Balikan po natin Lucas chapter 10. Verse 35. On the next day, when he departed, he took out 2 denarii, gave them to the innkeeper and said to him, take care of him. And whatever more you spend, when I come again, I will repay you. Nang sumunod araw, dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi niya, alagaan mo siya at sa anumang karagdagan mo pang gastusin ay babayaran kita sa aking pagbabalik. This good Samaritan gave the 2 denarii to the innkeeper. Kaya yung mabuting Samaritano, nagbigay siya ng 2 denaryo doon sa may-ari ng bahay panuluyan.
we should know what is this the in. This is the shadow of the church. Kaya kailangan po maunawaan natin yung kumakatawan o ibig sabihin ng bahay panuluyan, ito po yung iglesia o church. And what is the 2 denarii? At ano naman yung 2 denaryo? Yeah, 2 denarii, that is the grace and truth. Yung 2 denaryo, ito po yung biyaya at katotohanan. Since we get salvation, we should know Jesus Christ entrusted us into the church. Kaya kailangan po malaman natin na simula nang makatanggap tayo ng kaligtasan, ipinagkatiwala tayo ni Jesucristo sa iglesia. And who is the innkeeper? At sino naman yung may-ari ng bahay panuluyan? Holy Spirit. The Holy Spirit works in the church. Ito po yung banal na espiritu dahil yung banal na espiritu siya ay kumikilos sa loob ng church. Since we get salvation, what we should do first? We should abide in the church and we should grow through the Word of God. Kaya simula po ng kaligtasan, ano po ba yung kinakailangan natin gawin? Kinakailangan manatili lamang tayo sa loob ng iglesia. For example, when a baby is born, baby should stay in the taking care of the mother and father. Halimbawa, kapag yung isang sanggol ay ipinanganak, itong sanggol na ito dapat manatili siya sa pangangalaga ng kanyang magulang. Yeah. Mother will supply the milk to the baby and baby will grow. Kaya yung nanay, siya ay patuloy na magbibigay ng gatas para doon sa bata at itong sanggol na ito, siya ay lalaki. If the baby is separated from the mother, baby cannot grow well. Kaya kung yung sanggol ay mapahiwalay doon sa kanyang nanay, kung gayon yung bata na ito, siya ay hindi lalaki. Since we get the salvation, we must know the importance of the church. Kaya simula po ng makatanggap ng kaligtasan, kinakailangan maunawaan natin yung kahalagahan ng church. The man who met the thieves, now he was healed by the Good Samaritan, right? Through the oil and the wine. Kaya itong lalaki na binugbog ng mga tulisan at iniwan na halos patay, siya ngayon ay magaling na dahil tinulungan siya ng mabuting Samaritano at pinagaling yung kanyang sugat sa pamamagitan ng langis at alak. And this man is still weak. At itong lalaki na ito, mahina pa siya hanggang ngayon. That's why the Good Samaritan entrusted him in the innkeeper and then gave the 2 denarii to take care of him. Kaya nga yung mabuting Samaritano, kinausap niya yung may-ari ng bahay panuluyan at ipinagkatiwala sa kanya at nagbigay ng 2 denaryo. Since we get salvation, we should abide in the church so that we can receive all the supply. Kaya simula nang makatanggap tayo ng kaligtasan, kinakailangan manatili tayo sa church nang sa gayon yung lahat ng ating mga kinakailangan ay patuloy na maisupply sa atin. John chapter 15. Tignan po natin sa Juan chapter 15. John chapter 15, verse 3 and 4. Juan chapter 15, mula po verse 3 hanggang 4. Okay, basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na hindi magbubunga buhat sa kanyang sarili, malibang nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, malibang kayo'y manatili sa akin. Yeah, you already clean because of the word which I have spoken to you. That means you were saved through the Word of God. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na aking sinabi sa inyo, ibig sabihin na kayo po ay ligtas na sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And Jesus said, abide in me and I in you. At sabi po ni Jesus, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. We should remember this is the commandment, what we should follow. Kaya kailangan tandaan po natin na isa itong utos na kinakailangan nating sundin. Jesus said, abide in me and I in you. This is the commandment and also promise of the Lord. Kaya sabi po ni Jesus na katayo ay manatili sa Kanya at tayo at siya ay sa atin dahil isa po itong utos at ito'y pangako niya. How can we abide in Jesus Christ? Ngunit paano ba tayo makakapanatili kay Jesucristo? We should know what is the church. Church is not a building. Kailangan malaman po natin ano po ba yung church. Yung church, hindi ito isang building. Church is the gatherings of the truly born-again Christians. Yung tunay na church, ito yung pagtitipon ng mga tunay na born-again Christian. Yeah.
When truly born again Christians gather together, it becomes a body of Christ. Kaya kapag nagkakatipon-tipon yung mga tunay na born again Christian, sila po ay nagiging katawan ni Kristo. Yeah, church is the body of Christ. At yung church, ito po yung katawan ni Kristo. And who is the head of the church? At sino naman yung ulo ng church? Bible says, Jesus Christ is the head of the church. Sabi ng Biblia, si Jesu Kristo, siya yung ulo ng iglesia. So we should know head and body connected like this. When we abide in the church, we can be also connected in Jesus Christ. Kaya gaya din po ng inyong alam, yung katawan at ulo ay magkakonektado o magkakabit. Kaya para makapanatili kay Jesus Kristo, kinakailangan manatili tayo sa church. For example, there is the branch. If the branch cut off from the tree, it will be dried. It will be withered. Kaya halimbawa po para sa isang sanga, yung sanga ng puno, kapag yung sanga ay pinutol mula doon sa puno, yung sanga na ito siya ay matutuyo at malalanta. It means it will become useless. Ibig sabihin po, siya ay magiging walang silbi. And also it cannot be used by God. At hindi na siya maaaring gamitin ng Diyos. That's why since we get salvation, we should abide in the church so that we can receive all the spiritual supply. Kaya nga simula ng kaligtasan, kinakailangan na tayo manatili lamang sa loob ng iglesia nang sa gayon matanggap natin yung mga espiritual na bagay na ating kinakailangan. Yeah, let's open the Bible. Colossians chapter 2. Tignan po natin sa Colossians chapter 2. Verse 6 and 7. Mula po verse 6 hanggang 7. Colossians chapter 2, verse 6 and 7. Basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya, na nakaugat at nakatayo sa Kanya, at matibay sa pananampalataya, gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. Yeah. As you therefore have received Christ, that means you are saved, right? And Jesus the Lord, so work in Him. We should work in Him. That means we should abide in Jesus Christ. Kaya kung paanong tinanggap ninyo si Kristo Jesus, ibig sabihin kayo ay naligtas, na Panginoon ay lumakad kayong gayon sa Kanya. Ibig sabihin, kayo ay manatili sa church. Rooted and built up in Him and established in the faith. Yes, like the tree. Tree, when we plant the tree, it will be rooted. And then it will become strong. Na nakaugat at nakatayo sa Kanya at matibay sa pananampalataya. Kaya kapag yung isang puno ay itinanim, kapag ito pong puno na ito ay lumaki, siya ay magkakaugat hanggang sa lumalim yung kanyang pagkakaugat. For example, if the tree does not have the strong root, when the wind blows, the tree will fall down, right? Kaya kapag yung isang puno ay mababaw o maiksi lamang yung kanyang pagkakaugat sa ilalim ng lupa, kaya kapag humihip yung malakas na hangin, madaling tutumba yung puno na ito. But if the tree has a very strong the root and then the rooted up, although there is the strong wind, no problem. Ngunit kapag yung puno ay malalim yung pagkakaugat at matibay yung kanyang mga ugat, kahit na humihip yung malalakas na hangin, ngunit siya ay mananatiling nakatayo. Our Christian life is also same. When we are deeply rooted up in the church, we can stand and also we can overcome any trials and difficulties. Kaya gayon din naman po sa atin, kung tayo ay magkakaugat o tayo ay mauugat sa church, kung gayon, tayo po ay makakatayo at malalagpasan natin yung lahat ng mga paghihirap at pagdurusa na ating pagdadaanan. Yeah, Colossians chapter 1, verse 6. Tignan po natin sa Colossians chapter 1, verse 6. Colossians chapter 1, verse 6. Basahin po natin, sabay-sabay. 3, 2, 1. Na dumating sa inyo, gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Yeah. So, if you really abide in the church, you will grow and also you will bear the fruits through your Christian life. Kaya kung kayo po ay mananatili sa church at kayo ay lalago sa loob ng church, kung gayon kalaunan, kayo po ay magkakaroon ng bunga sa inyong buhay, Kristiyano. We should remember
why we should abide in the church for our Christian life. Kaya bakit po ba na kinakailangan manatili tayo sa church? Ito po ay para magkaroon tayo ng bunga sa ating buhay Kristiyano. There is the grace and the truth inside the church. Meron pong biyaya at katotohanan sa loob ng church. Let's open the Bible, 1 Timothy chapter 3. Tingnan po natin sa unang Timoteo chapter 3. Verse 15. Unang Timoteo chapter 3 verse 15. Chapter 3 verse 15. Or so basahin po natin sabay-sabay. 3-1. Ngunit kung ako'y maantala, ay maaari mong malaman kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at suhay ng katotohanan. Yeah. Which is the church of the living God, the pillar and the ground of truth. Na siyang iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at suhay ng katotohanan. And also, Good Samaritan promised, right? I will come back. And then if there is some more additional expenses, I will repay you. At sabi din po ng mabuting Samaritano, nangako siya na siya ay muling darating at pagkatapos kung meron mang kakagdagang kagastusin, ito ay kanyang babayaran. Our Lord Jesus Christ also promised. Yeah, he will come back. He will come again. Kaya yung ating Panginoong Hesukristo, siya ay nangako na siya ay muling darating. Let's open the Bible, Acts chapter 1, verse 11. Tignan po natin sa Gawa, chapter 1, verse 11. Mga Gawa, chapter 1, verse 11. Acts chapter 1, verse 11. Babasahin ko po. Na nagsabi, kayong mga lalaking taga-Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Yeah, this same Jesus who was taken up from into heaven will so come in like manner as you saw him go into heaven. Yeah, we should know Jesus Christ will come again. Kaya kailangan po malaman natin na si Jesucristo siya ay muling darating. There are so many verses about the Jesus Christ second coming. Marami pong mga talata sa Biblia yung tumutukoy tungkol sa muling pagdating ni Jesucristo. Yeah, according to the Matthew chapter 24, so, right? When we look at the signs in the end of age, we should know Jesus Christ second coming is very near. Kagaya nga po ng sinabi sa Mateo chapter 24 na kung nakikita natin yung mga tanda na ito sa katapusan ng huling panahon, kung gayon alam natin yung kanyang ikalawang pagdating ay malapit na. Revelation chapter 22 also said, I am coming quickly. Sinabi nga rin po sa Apocalypse chapter 22 na ako'y malapit nang dumating. Yeah. So, we should be ready to stand before Jesus Christ. Kaya kailangan maging handa tayo sa pagtayo natin sa harapan ni Jesucristo. So, how do you want to stand before Jesus Christ when he come back? Kaya paano po ninyo nais tumayo sa kanyang harapan kapag siya ay muling dumating na? First, since you get a salvation, you should have a sincere Christian life so that when you stand before Jesus Christ, you shall not be shameful. Una, pagkatapos na makatanggap ng kaligtasan, kinakailangan magkaroon kayo ng sinserong buhay Kristiyano nang sa gayon, kapag tumayo kayo sa kanyang harapan, kayo ay hindi mapapahiya. We believe the truly born-again Christian, when Jesus Christ come again, we shall be caught up. Kaya naniniwala tayo na yung mga tunay na born again Christian, kapag dumating na si Jesus, tayo ay kanyang kukunin. Yeah, we shall be changed and then we shall be taken up. Tayo ay babaguhin at tayo ay iaakyat sa langit. And we shall stand before Jesus Christ. Tapos tatayo tayo sa harapan ni Jesucristo. But when we stand before Jesus Christ, we should not be shameful. Ngunit sa sandali na tumayo tayo sa harapan ni Jesucristo, kinakailangan ay huwag tayong mahiya o mapapahiya. If you don't abide in the church, and if you only follow the worldly things, and then committing sins, although you get a salvation, yeah, when you stand before Jesus Christ, you shall be very shameful. Kaya kung kayo po ay hindi dadalo sa iglesia, at kung kayo ay patuloy nagagawa ng kasalanan, at patuloy natatangkilikin yung mga makasanlibutang bagay, kung gayon kapag tumayo kayo sa harap ni Jesucristo, kayo po ay mapapahiya. According to the Genesis, there is the story of the Lot.
the nephew of the Abraham. Doon nga po sa aklat ng Genesis, nandoon po yung kwento tungkol kay Lot na pamangkin ni Abraham. Lot stayed in the city of the Sodom and Gomorrah. What is the city of the Sodom and Gomorrah? Very the sinful the cities. Kaya si Lot siya ay pumunta at nanirahan doon sa bayan ng Sodoma at Gomorrah, at yung bayan na iyon ay bayan ng kasamaan at kasalanan. Because he loved the worldly things, that's why he entered the city of the Sodom and Gomorrah. Dahil itong si Lot, minamahal niya yung mga makasanlibotang bagay, kaya naman pumasok siya sa bayan na iyon. And finally, it was destroyed by the fire and the brimstone. At sa uli, itong bayan na ito ay nawasak ng asupre at apoy. Yeah. So Lot was very shameful. Kaya si Lot ay napahiya. Yeah. Our born again Christians, since we get salvation, we should abide in the church and we should have a sincere Christian life. Kaya bilang mga born again Christian na nakatanggap ng kaligtasan, kinakailangan tayo ay manatili sa loob lamang ng church at magkaroon tayo ng sinserong buhay Kristiyano. And those who really get a salvation, his life should be different from other worldly people. At pagkatapos niyang makatanggap ng kaligtasan, kinakailangan na yung kanyang buhay ay maging iba doon sa mga taong makasanlibutan. When you realize the love of Jesus Christ, what was your feelings at the first time? Kaya nung unang beses na naunawaan ninyo yung tunay na pag-ibig ni Jesucristo, ano yung naramdaman ninyo? Number one, you was very happy. O ano yung naisip ninyo? Una, kayo po ay masayang-masaya. Because you came to know all of your sins were forgiven through the blood of Jesus. Dahil naunawaan po ninyo na yung lahat ng inyong mga kasalanan ay pinatawad sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. And you came to have a confidence to enter eternal heaven. At nagkaroon din kayo ng kumpiyansa at kasiguraduhan na makakapunta kayo sa langit. And number two, you were very thankful to the Jesus. At ikalawa, talagang kayo ay lubos na nagpapasalamat kay Jesus. Yeah. If there was not the sacrifice of the Jesus Christ, nobody can be saved. Kaya kung hindi dahil sa pag-aalay ni Jesucristo, ay walang sino man ang maliligtas. Jesus is my Savior, right? Si Jesucristo yung aking tagapagligtas, tama po? There was no one who can save me. Walang sino man yung maaaring makapagligtas sa akin. But only Jesus saved me. Ngunit tanging si Jesucristo lamang yung nagligtas sa akin. Through the Luke chapter 10, there was a priest and also Levite, but they did not help at all. Kaya doon sa Lucas chapter 10, merong pari at levita, ngunit hindi sila nakatulong. Only the good Samaritan, yeah, with the oil and then wine, the bandaged, the wound. Kaya tanging yung mabuting Samaritano yung tumulong sa kanya, at sa pamamagitan nito ng langis at alak at pinagaling yung kanyang sugat. It means only Jesus Christ saved us. Ibig sabihin po nito, tanging si Jesucristo lamang yung lumigtas sa atin. So, we should remember how much the love of Jesus Christ is great. Kaya kailangan po lagi nating tandaan kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Jesucristo. Yeah, John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. Sabi nga po doon sa 1 chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. And according to the Bible, Romans chapter 5, the love of Christ, the love of God has been poured in our hearts. At sabi din po doon sa Biblia, sa Roma chapter 5, na yung pag-ibig ni Kristo ay ibinuhos sa aming mga puso. Before we get salvation, we were not able to follow the God's law, God's commandment. Bago tayo naligtas noon, hindi natin kaya na sumunod sa utos o sa kautosan ng Diyos. Yeah. We are not able to love the God. Hindi natin kayang ibigin ang Diyos. We were not able to love others, our neighbor. At hindi natin kayang ibigin yung iba, yung ating kapwa. But since we get salvation, now we can love God. Ngunit simula na makatanggap tayo ng kaligtasan, maaari na nating ibigin ng Diyos. And also we can love our neighbors, others. At maaari na rin nating ibigin yung iba, yung ating kapwa. Because Jesus Christ gave us this true love. Dahil si Jesucristo, ibinigay niya sa atin yung tunay na pag-ibig na ito. Yeah. So, we are having a Christian life because of the love of Christ. Kaya tayo po ay nagkakaroon ng buhay Kristiyano dahil sa pag-ibig ni Jesucristo. 2 Corinthians chapter 6 verse 14,
For the love of Christ compels us. Sabi nga doon sa ikalawang Korinto, chapter 6, verse 14, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ang umihimok sa amin. Those who really get the salvation, they will never forget the love of Christ. Kaya yung mga tao o Kristiyano na nakaunawa ng tunay na pag-ibig ni Jesus Kristo, hindi nila malilimutan yung bagay na ito. So, as the Bible says, Psalms chapter 116, verse 12, what shall I render to the Lord for all His benefits toward me? Kagaya po ng sinabi doon sa awit, chapter 116, verse 12, anong aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Yeah, this is our mind toward our Lord Jesus Christ. Kaya ito po yung ating kaisipan para kay Jesus Kristo. And since we get salvation, we also should be separated from this worldly sin. At simula po nang makatanggap tayo ng kaligtasan, kinakailangan mapahiwalay tayo sa mga makasanlibutang kasalanan. Because we became new creation in Jesus Christ. Dahil tayo po ay naging mga bagong nilalang na kay Jesus Kristo. Let's look at one more verse, 2 Peter chapter 3. Tignan po natin sa ikalawang Pedro chapter 3. Verse 14. Second Peter chapter 3 verse 14. Ikalawang Pedro chapter 3 verse 14. Okay, basahin po natin sabay-sabay. 3 to 1. Kaya nga mga minamahal, yamang kayo'y naghihintay sa mga bagay na ito, ay pagsikipan ninyong matagpuan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. So, be found by him in peace, without spot and blameless. That's why we should be separated from the worldly sin. Pagsikapan ninyong matagpuan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya, kaya kinakailangan mahapahiwalay tayo sa mga makasanlibutang kasalanan. Okay, today we learned about the parable of the Good Samaritan. Kaya ngayon po na pag-aralan po natin yung talinhaga ng mabuting Samaritano. Yeah, if we only read this passage without understanding of the spiritual meaning, maybe they may misunderstand. Kaya kung babasahin lamang natin yung mga talata na ito at hindi natin mauunawaan yung mga espiritual na aral niya, kung gayon hindi natin ito mauunawaan. What is the meaning of this parable? Ano po yung pinakaibig sabihin ng talinghagang ito? A certain man who met thieves, this is the image of ourselves, the sinner. Kaya yung lalaki na binugbog at iniwan na halos patay ng mga tulisan, ito po yung larawan ng mga makasalanan. Yeah. And the Good Samaritan, this is the image of the Jesus Christ. At yung mabuting Samaritano naman, ito yung larawan ni Jesus Kristo. So since we get salvation, we should abide in the church and we should continue our sincere Christian life. Kaya simula po na makatanggap tayo ng kaligtasan, kinakailangan manatili tayo sa church at magkaroon tayo ng sinserong buhay Kristiyano. Especially, I pray the newly born again our brothers and sisters will abide in the church and will continue your sincere Christian life. At dalangin ko din po yung ating mga bagong ligtas na mga brothers and sisters ay manatili sa church at magkaroon ng maayos na buhay Kristiyano. Okay, let's all pray. Tayo pong lahat ay manalangin. Holy and gracious our Heavenly Father God, thank you for your grace and great love. Banal at mapagbiyaya naming Amang Diyos sa langit, maraming salamat po sa iyong biyaya at pag-ibig. We were born as a sinner and we were supposed to go to the eternal hell. Kami po ay ipinanganak ng mga makasalanan at nakatakda kami sa impyerno. But you saved our spirit from the eternal destruction. Ngunit iniligtas mo po yung aming buhay mula sa walang hanggang pagkawasak. Let us do not forget this grace and great love. Nawa wag po naming malimutan yung dakilang biyaya at pag-ibig ng aming Panginoon. And let us continue our sincere Christian life until our Lord Jesus Christ's second coming. At naway pagpatuloy po namin yung aming sinserong buhay Kristiyano hanggang sa ikalawang pagdating ng Panginoong Hesus Kristo. Lord, please protect all of our newly born again brothers and sisters from the temptation of the Satan. At pakiusap, Panginoon, protektahan mo po yung mga kapatiran mula po sa pananukso ni Satanas. So that they will abide in the church and they will continue their sincere Christian life. Nang sa gayon, sila po ay manatili lamang sa loob ng iglesia at magkaroon ng maayos na buhay Kristiyano. For the rest of our Christian life,
we really want to glorify the name of Father. Kaya sa natitira pa po naming buhay, nawa kami po ay makapagbigay ng kaluwalhatian sa aming Diyos Ama. Always please be with us and guide us. At pakiusap, samahan mo kami palagi at tulungan. We pray in Jesus' name. Ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.